Magandang araw. Ako po si Dr. Eric Mendoza at sasagutin natin ang katanungang, lumuluwa ba ang mata ng lahat ng pasyenteng may hyperthyroidism? Pero bago ang lahat, please like our videos and subscribe to our channel. May iba't ibang sanhi ang hyperthyroidism. Tatlo ang pangunahing sanhi nito. Unang-una at pinakakaraniwan na ang tinatawag na Graves' disease. Sa Graves' disease, ang dahilan ng pagkakaroon ng goiter at hyperthyroidism ay autoimmune. Ibig sabihin, nagkamali ang katawan na gumawa ng antibodies na nagpapaaktibo sa thyroid gland. Ang thyroid ay lumalaki o tinatawag na goiter, pero minsan normal naman ang size nito at kadalasan walang nakakapangbukol. Paano ito ginagamot? Ang Graves' disease ay ginagamot sa pamamagitan ng radioactive iodine, tablet kagaya ng metimazole at PTU, o kaya naman operation. Minsan, kahit gamot lamang ay sapat na at nagiging silent or nagkakaroon ng remission ang hyperthyroidism. Ibig sabihin, pwedeng humantong sa pagkawala ng maintenance na gamot. Ang pangalawang karaniwang sanhi ng hyperthyroidism ay toxic adenoma. Ito ay ang mutation na nangyayari sa bukol at nagkakaroon ito ng kakayahang gumawa ng labis na thyroid hormone. Kadalasan isang bukol lamang ang nakakapa at ang size nito ay 3 sentimetro o higit pa. Paano ito ginagamot? Ang pangunahing paggamot ay radioactive iodine o kaya naman operation. Pwedeng gumamit ng tablet ngunit pansamantala lamang o panandalian dahil hindi ito nagdudulot ng remission o pangmatagalang paggaling sa toxic adenoma dahil ang bukol ay patuloy na magpuproduce ng labis na thyroid hormone. Ito ay sa mga pasyente na karaniwan na bata pa, mga nasa kanilang 20s o 30s. Ang isang uri ng hyperthyroidism naman na pangatlong uri ay ang multinodular toxic goiter. Dito, higit sa iisang bukol ang nakakapa at nagkakaroon sila ng kakayahang gumawa ng labis na thyroid hormone. Maraming bukol at iba't iba ang size nito na makikita sa ultrasound. Ang pangunahing gamot dito ay operasyon. Ang radioactive iodine ay pangalawang choice lamang, lalo na kung ang pasyente ay hindi pwedeng magpa-opera dahil sa ilang kadahilanan. Gaya ng toxic adenoma, pansamantala lamang ang dulot ng tablet na metimazole at PTU dahil hindi gagaling ang pasyente kung tablet lamang. Kailangang magtakda ng tamang gamutan kagaya ng operasyon para sa mga pasyente na may multinodular toxic goiter. Ngayon, para sa ating tanong, lumuluwa ba ang mata ng mga pasyente na may hyperthyroidism? Maaaring maging malaki ito o parang ang pagtingin ay nakabuka ang mata. Pero ang totoong hyperthyroid eye disease ay matatagpuan lamang sa Graves' disease. Sa Graves' disease, dahil mayroong antibody na nagsistimulate o nagpapa-hyperthyroid sa thyroid gland para maging toxic goiter ito, nagkakaroon ng hyperthyroidism. Pero ang pangalawang dulot nito o pangalawang organ na tinatamaan ay ang mga mata. Dahil sa antibodies, ini-stimulate nito ang fibroblast o ang mga cells na nakapalibot sa mata at lumuluwa ang mata at nagkakaroon ng pag-expand na tinatawag. Ito ay tinatawag na Graves' ophthalmopathy or thyroid eye disease. Ngunit meron kayong mga kailangang tandaan. Una, ang totoong thyroid eye disease ay makikita lamang sa Graves' disease. Ngunit, hindi lahat ng may Graves' disease or Graves' hyperthyroidism ay mayroong Graves' eye disease or Graves' ophthalmopathy. Mayroong mga pasyente na nagsisimula na hyperthyroid lamang at walang pagluwa ng mata. At kinalaunan, pwedeng lumuwa ang kanilang mga mata, pero kadalasan, hindi naman nangyayari. Ikalawang fact, tuluyang gagaling ang hyperthyroidism sa radioactive o operasyon, ngunit maaaring manatili ang eye disease para sa mga pasyente na may Graves' disease. Dahil dalawang organ ang tinatamaan ng Graves' disease, ang radioactive iodine at operation ay magpapagaling sa sakit sa thyroid, ngunit maaari nitong iwan ang sakit sa mata o ang tinatawag na Graves ophthalmopathy o pagluwa nito. Kaya huwag kayong ma-surprise kung may mga pasyente na galing na yung thyroid nila, in fact, hypothyroid na sila, pero yung mata nila
kinakailangan pa rin gamutin or minsan operahan. So ano ba ang bago para sa Graves' eye disease sa ibang bansa na ipasa na o naging epektibo ang resulta ng tinatawag na gamot na teprotumumab? Ito ay IGF receptor inhibitor at napatunayan sa pag-aaral na pwede nitong magkaroon ng improvement ang proptosis o pagluwaan ng mata ng mahigit sa 2 mm. At nakita natin na 83% ang effectivity ng gamot na ito kumpara sa 10% lamang kung walang ibibigay na gamot. Ngunit hindi pa ito available sa ating bansa. Bibigyan namin kayo ng mga updates sa mga susunod na videos. Maraming salamat po at uulitin namin kung maaari po, paki-like po ang aming mga videos at mag-subscribe sa aming channel.